So what's up mga lods? Welcome back ulit sa Exotic Philippines. At today ay magkakaroon tayo ng rehousing video ng ating mga tarantula na slings. Yan, so ito sila. Tapos ang gamitin ko na kanilang enclosures ay itong Delicaps last time na ginamit sa aking mga Albophilosus na sling. Yan, so as you can see, meron ng ventilation hose. Yan, so 4 ventilation hose. Yan mga lods. Wait lang, set up ko muna yung camera. Yan, so okay na yan. Okay, so una natin rehouse ay itong ano ba to? Nando Colorado. Yan, Nando Colorado. Wait, ito lang muna. Yan, ito OBT, so, Orange Baboon Tarantula. Yan. So, set up ko muna mga lods, no? Yung kanilang mga paglalagyan. Yan, let's go. Okay, so, set up natin yung kanilang mga enclosures. Yan, so, ganito lang kasi simple yung mga lods, no? Yan, lagyan natin ng cockpit. So, dapat sakto lang, hindi masyadong mataas at hindi masyadong mababa rin. Yan. Tapos, compress lang natin. I-press lang natin yung substrate. So, dapat hindi masyadong press talaga yung substrate, mga lords, para hindi mahirapan yung ating mga tarantula na mag-burrow. Yan. Yan. So, ganyan lang. Tapos, lagyan natin ng dried moss. Yan. So, ang dried moss, mga lords, is good for tarantula to kasi nga, itong moss is nakapag-hold ng humidity. Yan. Para hindi mabilis mag-dry yung ating enclosures. Yan. Yan. So, okay na ito mga lods. So, goods na ito para sa kanila. Wait lang. Kunin ko muna yung aking bottles. Spray bottle. Yan. So, spray lang natin 3 times. Yan, so basa na siya. Nagdala pa natin ng isa. Tingin ko, kulang pa. Yan, so okay na yun mga lods. Yan, so isa-set up ko muna yung ibang mga enclosure mga lods. Yan. At yan, tapos na tayo mag-set up ng kanilang enclosures. So, i-rehouse natin sila. Yan, so simulan natin dito sa OBT or the Orange Baboon Tarantula. Yan. Wait lang, kuha muna ako ng tweezers. Yan, so dapat nandahan lang mga lods, no? Para hindi matamaan yung ating tarantula. Yan, so yun sa mga lods, napakaliit. So around I think 2 cm na siya. Yan, so dandan lang. Yan, so close up view. Yan. Orange. So ito pala mga lods ay RCF or the red color form. So, takpan na natin bago pa mag-bolt palabas.
Yan, so okay na. Next ay UBT pa rin kasi meron tayong dalawa nito. Dahil nag-mature male na yung aking UBT. Yan, so ipapakita ko pala mga lods na sa screen yung picture ng mature na UBT. Yan, so ilalagay ko yan just sa screen. Yan, so magkaparehas lang talaga sila kasi nga same sack lang pinanggalingan ito. Yan. Close up view. Yan. Dyan siya mga lods eh. Okay. So, takpan na rin natin. Okay, so ang sunod nating i-rehouse ay itong ito. Ang ating Nando Colorado. Yan, so Nando Colorado. Palabasin muna natin para makita nyo kung yun. So, napakaliit pa mga lods. So, ihahanapan ko lang to ng bagong enclosure na para sa kanya kasi nga napakaliit niya pa para dito sa enclosure na to. So, hindi ako nakapag-prepare. Kaya, dito na muna siya at i-rehouse ko na lang. Oops. Wait lang mga lods ha. Yan. So, balik ka na boy. Oops, naglag. Yan, so nag-direct na siya mga lods sa kanyang enclosure. Yan, check muna natin kung nasa loob siya. Oops, yan. So, huwag ka nang lumabas boy. So, takpan natin bago pa maka takas. Oh. Yan. So, isa pa. Meron tayong dalawang Nando Colorado. Dalawa. So, dalawa yung order ko kasi naging male rin yung ating juvie. So, male rin. So, ilalagay ko pala yung pictures ng macho nito dyan sa screen mga lods para makita nyo. Yan. Close up view. Yan. So, napakaliit yung mga lods, no? Ayaw pa mag-focus. Yan. Tapan natin. 4 down, 3 to go. Okay, next is itong ito. Yan, so PS or the P Sazimai. Yan, so meron akong isa nito. Kaso lang gusto ko pa magdagdag ng isa. Nagbabaka sakali na makakuha tayo ng female. Yan, so wait lang. Yun, so napakaliit nga rin mga lods, no? Yan, so ilalagay ko lang sa screen yung picture ng mature neto para makita nyo gaano kaganda pag lumaki itong Sazimai. Yan, so takpan na natin. Yan. Next is
itong Agocephalus breyeri. Yan, so wala pa ako neto. Meron ako Agocephalus junodi, pero breyeri wala pa. Yan, so breyeri. So, dandan lang mga loods, no? Kasi nga, bolti-bolti to. Yun, nag-bolt na. Takip, takip. Baka mag-bolt. So, close up. Yun. So, ilalagay ko rin sa screen yung adult picture nito mga loods, no? Para makita nyo. Yan, so last one, last na lang itong Albus triatus. Yan, so wala pa ako neto, kaya excited rin ako mag makita ang laman neto. Yan, so tingin ko ito yung pinakamalaki sa lahat ng sling na dumating sa akin ngayon. And so dandahan lang mga loods, kasi bolty rin ito mga loods, no? Oops, wait. Hindi ko mabubolto, wait lang. Takip. Yan. Yun, nagbolt. So, yan. So close up view muna. Pakita ko sa inyo. Yan. So, ilalagay ko rin din sa screen mga loods yung mature nito. Yan. So, pa natin. Okay. So, bali mga loods, no? Sa next video ko na ipapakita yung pag-rehouse ng ating mga mature na tarantula. Kasi nga, napakahaba na ng video na to. Yan. So, eto sila lahat. Yung ating pitong tarantula slings na bago. Woo! So, salamat mga loods, no, sa pag sa suporta ng channel na to. So, thank you for watching. Woo! So, support